Pauwi na si Donnie mula sa trabaho nang makita niyang papalapit si Rod at Noel sa kanya. Si Rod, na may kasamang maluwang na ngiti sa mukha, ay mabilis na lumapit at nagsalita. "Donnie pare," tawag ni Rod. "Bukas na ang birthday ko. Punta ka sa bahay, ah." Hindi pa ako sigurado, pre." Pag-alangan naman niya. "Anong hindi sigurado? Birthday ng pinaka-pogi mong kaibigan. Tatanggihan mo ba ako?" tanong ni Rod. "Hindi naman sa ganun, pero..." "Nako, layup mo naman bukas eh. Huwag nang pero-pero, pare. Basta't pumunta ka na lamang. Kung ayaw mong magtampo ako sa'yo." Pagpupumilit ni Rod. "O na, sige na nga." Nakangiting sabi niya. "You know, sige, asahan ko yan ha," sabi ni Rod. Ngumiti naman siya at nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Hawak niya ang dalawang kahon ng pizza. Isa na may pepperoni at isa naman ang hawak niya ay may combination flavor. Binaybay niya ang madilim na kalye ng kanilang barangay. At sa bawat hakbang ay tila ramdam na ang excitement sa kanyang puso. Wala nang masigit pa sa saya nang makauwi ng buo ang katawan at may pasalubong pa sa mga mahal sa buhay. Si Donnie, bagamat nagtatrabaho ng buong sipag at pagsusumikap, ay di nakalimot sa halaga ng pamilya. Matapos ang matinding araw sa opisina, kung saan ay marami siyang proyekto at mga task na kailangang tapusin, ang huling bagay na naiisip niya ay makasama ang kanyang pamilya sa bahay. Kanyang naisip, sana ay magustuhan nila ang pizza, kahit simpleng pasalubong lang, at least matutuwa sila. Nasa isip ni Donnie ang mga mukha ng kanyang mga magulang at mga kapatid, habang iniimagine niya ang magiging reaksyon nila. Si nanay at tatay, parehong masisipag sa buhay. Pero napansin ni Donnie na tila medyo nauubos na ang kanilang lakas sa pagtatrabaho. Kaya naman pinipilit niyang tuparin ang kanilang mga pangarap, kahit hindi niya pa alam kung papaano. Hindi rin nakaligtas sa mga magulang ang hindi pagkakaroon ni Donnie ng asawa. Sa mata ng kanyang mga magulang, siya ay isang biyaya. Bata na matalino, responsable, at may malasakit sa pamilya. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa trabaho, hindi pa rin siya nakakakita ng oras para magka-girlfriend. Para sa kanyang mga magulang, ang bawat taon na dumaraan ng walang kasintahan ay tila isang tanong na hindi nila masagot. Isang araw, "Sigurado akong mag-aasawa ka, Donnie," minsang sabi ng kanyang nanay habang nag-uusap sila. "Pero habang bata ka pa, magtrabaho ka muna. Hindi madali ang buhay, anak." Pero hindi lang simpleng trabaho ang nais ni Donnie. Gusto niyang umangat. Gusto niyang maging mayaman. Hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa kanyang pamilya. Nais niyang makapagbigay sa kanyang mga magulang ng buhay na mas magaan. At para rin sa kanyang mga kapatid na hindi na nila kailangang magsakripisyo para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Lalo na kay Lisa, ang kanyang bunsong kapatid na magtatapos ng kolehiyo ngayong taon. Si Krenda naman, ang panganay niyang kapatid na babae, ay may pamilya na. Kaya naman sa kanya na lang ang higit na responsibilidad sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maiwasan ni Donnie na mag-alala. Hindi niya alam kung paanong magiging sapat ang kinikita niya para sa pamilya niya. Nasa likod ng kanyang mga alalahanin, tumunog ang cellphone ni Donnie. Tinignan niya ang mensahe mula kay Lisa, ang bunso niyang kapatid. "Kuya, may pasalubong ka ba? Nagugutom na kasi kami." Ngumiti si Donnie at mabilis na nag-type ng sagot. "Oo, may pizza ako. Dalawang box pa. Pauwi na rin ako, bunso." Habang siya ay naglalakad, iniisip ni Donnie na kahit simpleng pizza lang, malaking bagay na iyon para sa kanilang pamilya. Alam niyang masarap ang buhay kapag magkakasama. Dahil sa kabila ng hirap ng buhay, ang sarap ng pagkain at ang kwentuhan sa tabi ng hapagkainan, ang tanging nagiging gamot sa kanyang mga pagod na katawan at isip. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng mga kapatid at magulang. Laking saya ni Donnie nang makita ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. "Wow, pizza!" sigaw ni Kendra, ang kanyang ate, habang iniabot ang pizza sa kanyang mga kamay. "Salamat, anak!" sabi naman ang nanay niya,
na maligaya na nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang tatay naman na may matigas na anyo ay ngumiti lang at hinaplos ang ulo ni Donnie. Tama na yan, Donnie. Huwag mong gawing trabaho lang ang buhay mo. Magpahinga ka rin. Tahimik na binuksan ni Donnie ang kahon ng pizza at naglatag ng mga plato sa mesa. Habang nagsisimula silang kumain, tila napawi ang lahat ng pagod sa katawan ni Donnie. Lahat sila ay masaya at ang bawat kagat ng pizza ay may kasamang mga kwento at tawanan. Para kay Donnie, ang bawat simpleng bagay na katulad ng kapagkainan at banding sa pamilya ay higit pa sa kahit na anong material na bagay. Sa mga sandaling iyon, alam niyang nararating niya ang tunay na tagumpay. Hindi sa pera, kung hindi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. At sa kanyang puso, naglilihab ang pagnanais na maging matagumpay. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa kanila. Kinaumagahan, maaga na namang nag-ayos si Donnie. Habang ang mga sinag ng araw ay unti-unting pumapasok sa kanilang maliit na bahay. Abala siya sa paghahanda para sa araw na ito. Nauna siyang bumangon upang magluto ng almusal para sa pamilya. At mabilis rin siyang naligo matapos. Ang init ng tubig mula sa shower ay tila nagpapawala ng pagod na nararamdaman mula sa mga nakaraang araw ng trabaho. Habang siya ay nag-aayos ng sarili, naalala niya ang imbitasyon na natanggap mula kay Rod, ang matagal na niyang kaibigan. Birthday ni Rod ngayon at may kasamang inuman at kainan sa bahay nila. Laking tuwa ni Donnie dahil hindi siya madalas na makalabas at pagkakataon na rin ito para makapagpahinga ng konti at makasama ang mga kaibigan. Deserve ko namang sigurong mag-enjoy, sabi ni Donnie sa sarili habang ipinapakita ang ngiti sa harap ng salamin. Makapagpapahinga ako sandali, siguro isang oras lang, tapos diretso na ako makakabalik. Nang lumabas siya ng banyo, handa na siyang magtungo sa event ni Rod. Pero habang papalapit siya ng pintuan, biglang lumapit ang kanyang ina, si Aling Rosa. At meron itong mabigat na mukha. Donnie anak, bungad ng ina. Ang mga mata nito ay may kalungkutan. Pwede ba kitang pakiusapan? Si Lisa, kailangan niya kasing mag-enroll ngayon eh. Sumasakit kasi ang paa ko kaya kung pwede, ikaw na lamang munang sumama sa kanya ngayon. Total ay day off mo naman. Napalunok si Donnie. Alam niyang importante ang enrollment ng kapatid niyang si Lisa, ang bunso niyang kapatid na kasilukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Ang mga magulang ni Donnie ay hindi kasing lakas ng daddy. Ang nanay niya lang ang nag-aasikaso sa mga gamit sa bahay, habang ang kanyang tatay naman ay madalas na nagtatrabaho sa bukid. Kahit kung may kailangan gawin sa bahay o sa pamilya, si Donnie ang tinatawag. Ma, may lakad sana ako ngayon eh, ang sabi ni Donnie, ngunit hindi makatingin sa mga mata ng kanyang ina. Alam ko anak, sagot ni Aling Rosa, na malinaw ang kabigatan sa boses. Pero si Lisa, hindi makapunta mag-isa. Bagong paaralan kasi ang papasukan niya eh. Hindi pa niya kabisado ang pagpunta roon. Si Donnie nag-aalangan dahil gusto niyang makapunta sa birthday ni Ron para naman makapagpahinga at makasama ang mga kaibigan. Pero alam niya na hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang kapatid. Bumuntong hininga na lamang si Donnie. Tumingin siya sa direksyon ng pintuan at ito ay nag-isip. Hindi madaling magdesisyon, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala na siyang magagawa kung hindi ang tanggapin ang responsibilidad na ibinabato sa kanya. Alam niyang hindi kayang mag-isa ni Lisa na mag-enroll sa bagong paaralan. At bilang kuya, siya ang dapat na gumabay sa kanya. Masakit man, naiintindihan niya na may mga pagkakataon na hindi niya maaaring unahin ang sarili. Lalo na't mahalaga ang hinaharap ng kanyang bunso. Okay ma, sige na. Sasamahan ko na po siya. Sagot ni Donnie, sabay ngiti sa kanyang ina. Magtutulungan kami, huwag ka nang mag-alala ha. Si Aling Rosa naman ay parang napawi ang bigat sa kanyang mukha. Salamat anak. Alam ko kung gaano ka kasipag. Sana mabigyan ka rin ng pagkakataong makapagpahinga. Naglakad si Donnie patungo sa kwarto ni Lisa, kung saan ito ay nakaupo sa kama at nag-aayos ng mga gamit. Ang bunsong kapatid niya ay abala sa pag-iimpake ng ilang mga papeles at requirements
na kailangang isumite sa araw ng enrollment. Pagpasok ni Donnie, agad siyang tinawag ni Lisa. Kuya, salamat ha. Sabi ni Lisa na may maluwag ng ngiti. Tinutulungan ko na rin po si nanay, pero ang dami pa rin kasing kailangan. Salamat po kung ikaw na lamang po ang makakasama ko sa school. Ngumiti si Donnie at nilapitan si Lisa. Wala yun, bunso. Alam ko naman na hindi mo kayang mag-isa, kaya tutulungan kita. Laging nandito si kuya mo ha. Ang bait mo talaga, kuya. Wika ni Lisa at nakangiting tinignan ng kanyang kuya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin sila at umalis na. Sa kabila ng masayang kwentuhan, hindi maiwasan ni Donnie na mag-isip ng ibang bagay. Si Rod, ang matalik niyang kaibigan, ay tiyak na magtatampo sa ginawa niyang hindi pagpunta. Sa mga simpleng okasyon tulad ng birthday nito, gusto sanang makipagkita at magsaya. Ngunit mas pinili niyang tumulong sa kanyang pamilya. Sa isang punto ng kanilang biyahe patungong paaralan, nagkwentuhan pa sila ni Lisa. Pagdating nila sa paaralan, masayang nagpasalamat si Lisa at hinalikan si Donnie sa pisngi. Salamat talaga, kuya. Sumalyap si Donnie sa paligid at nagbigay ng isang ngiti kay Lisa. Walang aluman yun, bunso. Alam mong nariyan lang ako palagi. Habang naghihintay sa labas ng paaralan, pumasok ulit sa isipan ni Donnie ang birthday party ni Rod. Ngunit hindi niya na iyon iniisip pa ng lapis. Lumingon siya at muling tinignan ang buhay na ipinagpapasalamat niyang buo at masaya kasama ang pamilya. Sorry talaga pare, sabi niya na lang sa sarili. Kinabukasan ng umaga, habang papasok na si Donnie sa trabaho, naramdaman niyang malungkot ang simula ng araw. Halos hindi niya na matandaan kung kailan siya huling nakapunta sa isang lakad na walang iniintindi kung hindi ang sarili. At iyon ay ang birthday party ni Rod, na iniwasan niya kagabi. Alam niyang magtatampo ang kaibigan, ngunit wala siyang magagawa, si Lisa ang kailangan. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang trabaho, narinig niyang may tumawag sa kanya. Donnie! Itinuro ang direksyon ni Rod at Noel na tila naghihintay sa kanya sa kanto. Sumunod si Donnie at nang makita si Rod, agad itong lumapit at nagpuntong hininga. Pare, anong nangyari? Bakit hindi ka pumunta kahapon? Birthday ko pre, tanong ni Rod. May kalakip na hindi mapigilang irita sa kanyang boses. Ang mukha nito ay puno ng pagkadismaya. Nakangiti naman si Donnie, ngunit ang puso niya ay sumakit. Pre, pasensya na. Kailangan ko kasing samahan ang kapatid kong bunso sa enrollment niya kahapon. Bagong eskulante kasi ang papasukan niya. Ah, kaya pala? Sagot ni Rod. Sinadyang ipinakita ang inis sa kanyang mukha. Parang lagi na lamang pamilya ang inuula mo kaysa sa sarili mo. Pati sa mga kaibigan mo nawawalan ka na ng oras. Hindi mo na ba ako kayang i-prioritize kahit isang araw lang? Tinutok ni Rod ang tanong kay Donnie. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkadismaya. Si Noel, sa gilid, ay tahimik lang at nagmamasid. Hindi na kaya ang magsinungaling ni Donnie. Alam niyang may punto si Rod. Matagal nang umaasa ang kanyang mga kaibigan na makakasama siya sa mga espesyal na okasyon. Ngunit tila lagi na lamang siyang nauurong. Puno ng responsibilidad sa pamilya. Hindi niya na kaya pang bigyan ng oras ang mga kaibigan. Lalo na't ang buong atensyon niya ay laging nakatutok sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Rod, pasensya na talaga pare ha. Alam mo naman, hindi ko kayang iwanan si Lisa. Bagong school siya. Kailangan niya ako. Kailangan niya ng kasama. Pinagpapawisan si Donnie at ramdam ang bigat ng loob. Ang sakit ng nararamdaman ni Rod. Pero hindi niya magawang ipaliwanag ng buo ang sitwasyon. Ngumiti si Rod ng medyo sarcastic. Aha pare, lagi na lang pamilya. Wala namang bago dyan. Pati ako, pati ang mga okasyon na mahalaga. Napabaliwala mo na. Alam ko na, ikaw na lang ang laging tama. Pero hindi mo ba naiisip na minsan, ikaw naman ang may karapatang magpahinga? Huwag mong gawing excuse ang pamilya, Donnie. Pati ako, kahit isang araw hindi mo napagbigyan. Si Noel, natahimik lang sa tabi, ay hindi nakapagpigil. Pare, siguro ang point ni Rod, kailangan din natin ng balance. Hindi lang laging ang pamilya mo. Hindi kami galit pero sobra na kasi. Nagpumiglas si Donnie mula sa nararamdamang sakit. Pero hindi niya na kayang magsalita pa.
Alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi ni Rod at pati ni Noel. Pero ang puso niya ay puno ng guilt. Walang magawa kung hindi ang tanggapin ang lahat ng ito. Pasensya na Rod, bulong ni Donnie. Halos magkamot ng kanyang ulo dahil sa pagka-prostrate. Alam ko na nasasaktan ko kayo. Hindi ko naman sinasadya. Kinahapunan, hinanap ni Donnie ang dalawa niyang kaibigan. Ngunit hindi niya sila nakita. Baka nga nauna na silang umuwi dahil wala na ang mga ito sa kanilang usual na tambayan. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may dalawang tao na nakatambay sa isang lotto outlet. At nang tumingin siya ng mabuti, napansin niyang si Rod at Noel ang mga iyon. Ah, nandun lang pala sila, sabi ni Donnie sa sarili at naglakad patungo sa kanila. Habang papalapit siya, nakita niyang abala ang dalawa sa pagsusulat sa isang papel. Tumataya sila? Tanong niya sa isip. Alam niyang hindi sila mahilig sa mga ganitong bagay, kahit nagulat siya nang makita ang kanilang ginagawa. Nang lumapit siya, agad siyang tinawag ni Rod. Pare, dito ka, tara. At ngumiti ng may halong biro. Kailangan mo na yatang magtaya, baka ikaw pa ang manalo. Lumingon si Donnie kay Rod at pati na rin kay Noel at nag-alangan. Tumataya kayo sa loto? Si Rod ay ngumisi at tumayo. Hopre, wala namang masama, hindi ba? Tumataya kami kasi parang napapagod na rin kami sa pagtatrabaho eh. Gusto na rin namin na magkaroon ng chance na makapagpahinga at magbago ang buhay. Magbabakasakali lang. Si Noel naman ay tahimik lang. At sumang-ayon. Sana nga manalo tayo, pre. Kung hindi, at least sinubukan natin, hindi ba? Si Donnie ay naguguluhan pa. Hindi pa siya pamilyar sa mga ganitong bagay. Hindi ko naman ata alam kung paano yun eh, sabi ni Donnie, parang nag-aalangan. Okay lang pare, sagot ni Rod, sabay kuha ng papel at lapis. Simple lang yan, sulat mo lang yung mga number na naiisip mo, mga paborito mong number, o kaya birthdays ng pamilya mo. Tulad ko, birthday ko, tapos nilagay ko na rin yung birthday ng asawa ko at anak ko. 6 na pares. Ah, okay, sagot ni Donnie. Parang nag-iisip kung ano ang mga number ang isusulat. Siguro mga birthdays nila mama at papa, pati yung kay Lisa. Habang nagsusulat si Donnie ng mga numero, sinabi pa ni Rod, kung gusto mo, hanggang 6 na pares ng number. Pwede yun, ganyan kami tumaya para jackpot. Mas lalo pang napaisip si Donnie. Sige nga, subukan ko na lang, sabi niya sa sarili at nagsimula siyang magsulat ng mga numero sa papel. Pati ang mga birthday ng pamilya niya ay sinama niya. Nakita niyang parang simpleng bagay lang, pero may kabuntot na pag-asa. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos din siya sa pagsusulat. Ayan pare, sabi ni Donnie, tinuturo ang papel na puno ng mga number. Pwede na to. Nagbigay si Rod ng palakpak at ngiti. Good luck pre, baka ikaw na nga ang manalo. Nagbigay rin si Noel ng isang maligayang ngiti. Oo, sana nga. At least, may chance. Salamat Rod, Noel, sabi ni Donnie, sabay tapik sa baligat ni Rod. Sana nga, pero kung hindi man, magkakasama pa rin tayo ha. Sorry talaga. Masaya si Donnie na kahit may mga hindi pagkakaintindihan kanina, ay pinatawad pa rin siya ni Rod at Noel. Naramdaman niyang, sa kabila ng lahat ng mga alalahanin sa pamilya at pati na rin sa trabaho, ang mga kaibigan ay nariyan pa rin para sa kanya. Wala yun pre, sagot ni Rod. Kalimutan mo na yun. Alam ko naman natalo ako pagdating sa pamilya mo. Pasensya na talaga pre ha, sabi niya. Naglakad si Donnie pauwi. Ang pakaramdam ay medyo magaan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga numerong tinaya nila. Pero kahit papaano, masaya siya na nagsimula siyang magtiwala sa isang bagay na hindi pa niya gaanong naiintindihan. At higit sa lahat, natutunan niyang maging bukas sa mga bagong karanasan at pati na rin pagkakataon, kahit gaano man ito kabilis dumating. Kinabukasan, maagang gumising si Donnie upang maghanda para sa trabaho. Habang naghahanda ng almusal, muling sumagi sa kanyang isipan ang mga numerong tinaya nila Rod at Noel. May kabuntot na pangarap at pag-asa sa bawat numerong iyon. At kahit hindi siya ganap na naniniwala sa swerte, hindi maiwasan na mapaisip siya. Baka nga kung manalo kami, may pagbabago ng maganap. Habang binabaon ng isang perasong pandesal,
Nagpasalamat siya sa kanyang nanay na pinabaunan siya ng tanghalian. "Salamat po, Ma," sabi ni Donnie habang iniabot ang lunchbox na puno ng pagkain. Lumingon siya kay Tatay Robert, nabala sa paghahanda ng mga gamit para sa bukirin. "Mag-iingat ka, anak," sabi ni Tatay Robert na may malasakit sa mata. Matapos ang ilang minuto, naglakad na si Donnie patungo sa pabrika. Ngunit hindi pa rin nawala sa isipan niya ang lotto ticket at ang mga numerong tinaya nila. "Paano kaya ako manalo?" tanong niya sa sarili. Pagdating sa factory, nagsimula siyang magtrabaho. Ngunit ang utak ni Donnie ay abala pa rin sa mga numero at sa posibilidad na may mangyaring malaki sa buhay nila. Bawat kilos niya ay tila may kasamang tanong. Paano kung ito na nga ba ang pagkakataon? Nag-break sila para sa tanghalian at naglakad si Donnie sa paborito niyang spot malapit sa factory. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Rod at Noel. "Pare, anong balita? Kamusta ang taya natin?" tanong ni Donnie. "Pare, abangan na lang natin mamaya," sagot ni Rod. "Pero ikaw, pre, anong plano mo? Anong gusto mong mangyari kung manalo tayo?" Napansin ni Donnie na seryoso si Rod sa tanong na iyon. Sa mga simpleng pangarap ni Rod at Noel, naramdaman niyang may mga bagay silang hindi pa nasasabi sa isa't isa. Mga pangarap na nais nila para sa sarili, ngunit may mga limitasyon. "Sa totoo lang, pre, hindi ko alam," sabi ni Donnie. "Pero kung manalo tayo, sana matulungan ko si Mama at Papa. Sila lang ang dahilan kung bakit ako patuloy na nagsusumikap." "Sana nga, pre," sagot ni Noel. "Kahit man lamang matulungan ang pamilya mo." Nasa ganoong usapan sila nang dumating ang takdang oras ng lotto draw. Nagtungo sila sa lotto outlet kung saan nila taya ang numero. Kasama ang dalawa niyang kaibigan, nagsimula silang mag-abang habang pinapalabas ang mga numero. Isang minuto pa at nagsimula na ang draw. 3, 15, 24, 31, 40, 48. Habang binabaybay ang mga numero sa screen, unti-unting pumintig ang puso ni Donnie. Isa-isa niyang tinignan ang kanyang ticket. "Tama! Ito nga yung mga numero ko!" Hindi siya makapaniwala. Tumunog ang kanyang cellphone at sinubukan niyang basahin ang mensahe. Nasa tabi siya ni Rod at pati ni Noel nang may isang text na pumasok. "Congratulations! Nanalo ka ng 20 million pesos!" Si Donnie ay napasigaw. "Nanalo ako! Nanalo ako!" Ang mga mata niya ay nag-uumapaw sa kagalakan. Ang katawan niya ay nanginginig. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga kaibigan niya, si Rod at Noel, ay tinignan siya ng malapitan. "Pre, ikaw na ba talaga?" Si Rod, ang boss ay puno ng pagkabigla at saya. Tumango si Donnie, hindi makapagsalita. Kung hindi isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa dibdib niya, ang tatlong lalaki ay nagsaya, nagyakapan, at nagtumbling sa kagalakan. "Walang duda, pre. Milyonaryo ka na," sigaw ni Noel. Ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. "Grabe, hindi ko talaga iniisip na mangyari to." Di makapaniwalang sabi ni Donnie. Habang nagkikwentuhan at nagyayakapan sila, naisip ni Donnie na hindi lang ang sarili niya ang magiging masaya sa pagkakapanalo, pati ang buong pamilya, ang mga magulang, ang mga kapatid. Sila ang unang maiisip niya. "Dahil sa panalong ito, maharing magbago na ang lahat ng buhay namin." Pagkatapos ng ilang sandali, naglakad sila patungo sa lotto office upang kumpirmahin ang kanyang pagkapanalo. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, ngunit puno ng saya. Nang makuha na ang papeles at nang makita ang malaking halaga ng pera na makukuha niya, parang hindi pa rin siya makapaniwala. "Pare, paano mo balak na gastusin yan?" tanong ni Rod habang tinitingnan ang ticket. "Donnie Luke," tinignan ni Donnie ang kanyang ticket. "Bago ko paplanuhin, gusto kong magpasalamat kay Mama at Papa. Pinagpapasalamat ko ang lahat ng sakripisyo nila. Ngayon, kaya ko lang ibigay sa kanila ang magandang buhay." "Pre, bakit sila na lang lagi ang iniisip mo? Paano naman kami?" tanong ni Rod na may tono na nagtatampo. "Siyempre bibigyan ko kayo ng balato, no? Kung hindi naman dahil sa inyo, ay hindi ako makakataya at mananalo." Sagot niya. "Yan, yan ang gusto ko sa iyo eh. Kahit tig 100k lang kami." Nakangising sabi ni Rod.
Hindi naman nagdalawang isip na pumayag si Donnie dahil para sa kanya ay sobrang napakalaki ng 20 million. Sobra-sobra sa iniingi niya. Hindi niya na kailangan pang magtrabaho. Matapos ang araw ng kagalakan, ay hindi pa rin makapaniwala sa pagkapanalo sa loto. Nagmadali si Donnie pauwi sa kanilang bahay. Hawak ang tiket at malaking halaga ng kanyang panalo. Ang puso niya ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Hindi niya maiwasang isipin kung paanong magbabago ang buhay ng buong pamilya niya dahil sa 20 milyong piso na kanyang napanalunan. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, hindi pa siya sigurado kung paanong ipapaabot ang magandang balita sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang mga tanong at takot ay gumugulo sa kanyang isipan. Paano ko sasabihin sa kanila? Anong magiging reaksyon nila? Pero wala nang atrasan dahil isa na siya ngayong milyonaryo. At ang unang iniisip niya ay ang pamilya niya, ang mga magulang niya, ang mga sakripisyo nila, at ang mga pangarap nilang matupad. Kuya Donnie, anong nangyari sa'yo? Ba't ang saya mo? Tanong ni Lisa, ang nakababatang kapatid nang makita siyang pumasok sa pinto ng kanilang bahay. Hindi niya nakayang itago pa ang tuwa sa kanyang mukha at ang mga mata niyang kumikislap sa kagalakan. Kuya, may nangyari ba? Ang saya-saya mo ata ngayon. Sabi pa ng isang kapatid ni Donnie na parang nag-aalala pa sa kanyang kalagayan. Hindi na siya nakapagpigil pa. Nanalo! Hindi pa siya natapos magsalita nang biglang pumasok ang nanay at tatay nila sa sala. Tumigil silang lahat sa kanilang ginagawa at nagtanong ng sabay-sabay. Anong nangyari, Donnie? Sa puntong ito, hindi na kayang pigilan pa ni Donnie ang matinding saya at excitement. Mapa! Nanalo po ako sa loto! Sigaw niya habang hawak-hawak ang kanyang winning ticket na may malaking halaga na nakasulat sa ibabaw. Lahat ng tao sa bahay ay natulala sa narinig nila. Ano? Tanong ng tatay niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi pa rin matanggap ang sinasabi ng anak. Baka napagkakamalan mo lang, Donnie. Ngunit ang mga mata ni Donnie ay nagsasabi ng lahat. Tumango siya at ipinasok ang tiket sa kamay ng kanyang ama. Sabay sabi ng, ito pa, ito yung tiket ko. 20 million, nanalo tayo. Hindi pa rin makapaniwala ang mga magulang ni Donnie. Ang kanyang ina ay napayakap sa kanya at ang kanyang ama naman ay tumulo ang luha dahil sobrang kagalakan. Donnie anak, ikaw ba talaga? 20 million? Sabi ng tatay niya, ang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Oo ma, pa, hindi lang po para sa akin to, para sa inyo po ito, para sa ating lahat. Sagot ni Donnie, hindi na kayang pigilan ang emosyon. Hindi pa natapos ang isang minuto, ang buong pamilya ay nagsimula ng magyakapan. Tumagilid ang mga mata ni Donnie habang niyakap siya ng kanyang ina. Salamat anak, salamat. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero salamat. Sabi ng kanyang ina habang tinatanggal ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Wala na, ma, pa, tapos na ang paghihirap natin. Lahat ng sakripisyo nyo, ibabalik ko sa inyo. Sabi ni Donnie, ang puso niya ay puno ng saya at pasasalamat. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagyayakapan at halakhakan, dumating ang mga kapitbahay. Naabutan nilang abala si Donnie at ang pamilya nito sa kasiyahan. Hindi pwedeng hindi ipagdiwang ang tagumpay. Kahit hindi na nag-atubili pa si Donnie na mag-imbita ng mga kaibigan at pati na rin kapitbahay. Agad siyang nag-order ng mga pagkain, inumin at nagsimulang mag-celebrate. Uminom tayo ng may bagong simula. Sigaw ni Donnie, sabay taas ng isang bote ng alak. Lahat tayo pre, maghinawa ng buhay natin. Si Rod, ang kaibigan ni Donnie na hindi rin makapaniwala sa nangyari. Ang mga kabarkada ni Donnie, si Rod at Noel ay mga excited na tumungo sa kanilang bahay para magdiwang at sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang kanilang bagong buhay. Habang nagkakasiyahan ang lahat, naisip ni Donnie na ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kasiyahan at tagumpay. Kung dati, ang mga araw niya ay punong-puno ng hirap at sakripisyo, ngayon ay isang bagong simula ang inaalay sa kanila ng buhay. Ang mga araw na sumunod sa pagkapanalo ni Donnie ay puno ng kasiyahan at walang katapusang selebrasyon. Hindi pa siya makapaniwala na ang simpleng buhay nila ay biglang nagbago.
nang makalipat sila ng kanilang bagong bahay, isang magarang mansyon na nagkakahalaga ng 2 milyong piso para na silang mga hari at reyna. Ang buong pamilya ni Donnie ay sobrang saya at tuwa at hindi na nila matanggap ang mga biyayang dumarating sa kanila. Donnie, hindi ko alam kung paano kitang papasalamatan, sabi ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang binabaybay nila ang bagong bahay. Ang kanyang ama, si Mang Ruben, ay abala rin sa pagpaplano ng mga bagong kagamitan para sa bahay. At ang mga kapatid ni Donnie ay abala na rin sa paglalaro sa kanilang mga bagong kwarto. Ang buhay nila na noon ay puno ng paghihirap at sakripisyo, ngayon ay puno na ng saya at pag-asa. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi pwedeng mawala ang mga kaibigan ni Donnie sa kanyang buhay. Kaya naman isang gabi, inaniyayaan siya ni Rod at Noel na makipag-inuman sa bahay. Pare, celebrate tayo. Nakamansyon na tayo ha, sabi ni Rod habang tinutokso si Donnie na mag-inuman. Ang mga kaibigan ni Donnie ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari kahit madalas silang mag-inuman at mag-celebrate. Para kay Donnie, ito ang pagkakataon para magpakasaya at mag-enjoy sa bagong buhay nila. At dahil nga sa siya ay may pera, hindi siya nagdadalawang isip na maglako ng inumin at pati na rin pagkain. Sige, libre ko na kayo. Masaya ako eh, sabi niya habang ang mga kaibigan niyang si Rod at Noel ay abala sa pagsasaya. Hindi na sila nagtatrabaho dahil binigyan ni Donnie sila ng 100,000 piso bilang pasasalamat sa mga suportang ibinigay nila sa kanya. Sa simula, masaya si Aling Rosa sa mga nangyayari. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang parang may hindi tamang nangyayari kay Donnie. Ang anak niya na dati responsable at masipag, ngayon ay halos araw-araw na lamang na umiinom kasama ang mga kaibigan. Donnie anak, tama na. Ano ba to? Tanong ni Aling Rosa isang gabi habang si Donnie kasama si Rod at Noel ay abala sa inuman sa sala. Habang ang mga kaibigan ay patuloy sa kasiyahan, si Aling Rosa naman ay hindi na napigilang mag-alala. Ma-relax lang. Ang saya-saya ko. Milyonaryo na tayo, sagot ni Donnie sabay taas ng kanyang baso. Hindi na ba kayo titikil? Parang araw-araw na lamang ito anak. Pati si Rod at Noel, hindi na nagtatrabaho. Ano ang nangyari? Tanong ni Aling Rosa. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-alala. Baka naman ito na ang simula ng pagkasira ng buhay mo. Napansin ni Donnie ang seryosong itsura ng kanyang ina. Kahit sumagot siya na may kasamang pagkairita. Ma-okay lang. May pera tayo. Lahat tayo okay na. Huwag mong gawing malaking issue yan. Ngunit hindi pwedeng palampasin ni Aling Rosa ang hindi magandang epekto ng kanilang bagong buhay sa kanyang anak. Hindi ba't niya iisip mo kung ano ang epekto nito sa atin? Hindi lahat ng masaya ay tama. Sa gabing iyon, matapos ang inuman at tawanan, umalis na si Rod at Noel. Habang ang magkaibigan ay pauwi na, naiwan si Donnie sa bahay na nag-iisip. Bigla, ang mga sinabi ng kanyang ina ay tumatak sa kanyang isipan. At ito ang nagpasimula ng tensyon sa kanilang pamilya. Pagpasok ni Donnie sa bahay, nagkaroon sila ng matinding alitan. Matama na, wala kang karapatang kontrolin ako. Ako nang may-ari ng pera ngayon. Wala ka ng say-say sa buhay ko, sabi ni Donnie. Ang boses niya ay puno ng galit at pagkairita. Si Aling Rosa ay natigilan. Hindi niya na napigilan ang pagluha habang pinapakinggan ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak. Donnie anak, hindi kita pinalaki ng maraming taon para ganito ka maging walang modo. Wala ka na rin respeto sa amin, sagot ni Aling Rosa. Ang boses niya ay puno ng sakit. Ngunit si Donnie naman ay di na nakinig. Ang bahay na ito ay akin. Huwag mong kalimutan yan. Bawat semento, akong nagbayad para rito. Hindi mo pwedeng pangunahan. Dahil ako ang may hawak ng lahat. Binanggit ni Donnie ang lahat ng sama ng loob na matagal na niyang pinipigilan. Sa sobrang galit at tensyon, biglang pumasok si Mang Isko sa sala. Napansin niyang may hindi magandang nangyayari sa pagitan ng mag-ina. Donnie, ano bang pinagsasasabi mo? Tanong ni Mang Isko habang lumalapit sa kanyang ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Donnie. Si Donnie ay natigilan.
Anong ginawa mo? Sabi niya habang hawak ang kanyang panga. Hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang ama. Laking gulat ni Aling Rosa sa pangyayari. Tama na! Ang tanging nasabi na lamang ni Aling Rosa na nagsimula ng lumuha. Ngunit sa kabila ng lahat, tumayong si Donnie at lumapit sa kanyang ama. Wala ka ng karapatang magturo sa akin. Kung hindi mo kayang respetuhin ang desisyon ko, lumayas ka na sa pamamahay ko. Sigaw ni Donnie sa kanyang ama. At sa hindi inaasahan, pinalayas niya ang kanyang ama mula sa kanilang bahay. Ang katahimikan sa loob ng kanilang mansyon ay naging bigla ang tensyon. Si Mang Isko ay hindi nakapagsalita. Kung hindi tinitigan lamang ang anak. Sa uli, hindi na nito pinansin ang anak at umiiwas na lamang. Si Aling Rosa ay umiiyak at hindi na alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang pamilya. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang magkasunod na mga pangyayaring iyon ay nagbigay ng matinding epekto kay Donnie. Ang pagkapanalo niya sa loto ay tila nagbukas ng isang bagong mundo. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay nagbigay ng daan sa mga pagbabago na magbibigay ng seryosong pagsubok sa kanilang pamilya. Kinabukasan, hindi nag-usap si Donnie at ang kanyang mga magulang. Ang mga salitang binitawan ni Donnie kagabi ay nag-iwan ng matinding sugat sa kanyang ina at ama. Si Aling Rosa ay hindi pa rin makamove on sa nangyari. Habang si Mang Isko naman ay tahimik na nagmumuni-muni. Parang hindi niya kayang tanggapin ang ginawang pagkatalo ng kanyang anak sa kanilang pamilya. Lahat ng ito ay nagbabadya ng mga pagbabago. At si Donnie ay hindi na pareho ng batang sumusunod sa lahat ng kagustuhan ng kanyang mga magulang. Habang nakaupo sa sopa at nanonood ng TV si Lisa, ang bunsong kapatid ni Donnie, narinig niyang papalapit ang mga yabag ng kanyang kuya. Bago pa siya makapag-react, naramdaman niyang isang matinding sigaw ang pumunit sa katahimikan ng kanilang sala. Lisa, pumangon ka na. Bilisan mo at bumili ka ng inumin. Sigaw ni Donnie mula sa pintuan. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Parang hindi na siya ang kuya na nakilala ni Lisa noon. Ang mga mata ni Lisa ay napuno ng luha at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang kuya. Laking gulat niya nang makita niyang si Donnie na hindi na ang dating mapagpakumbabang kuya na laging tumutulong sa kanila. Kuya? Tanong ni Lisa. Ang boses ay maluhaluha. Hindi niya nakilala ang kanyang kuya. Ang kuya na palaging nagmamalasakit sa kanilang lahat. Ang kuya na laging naglalagay ng mga pangarap para sa pamilya. Na palaging nag-uudyok sa kanila na magtulungan. Ano ba, Lisa? Lisa mo na! Galit na utos ni Donnie. Habang tinututok ang mga mata kay Lisa na hindi gumagalaw. Hindi na siya nagdalawang isip. Ang takot na dulot ng kanyang kuya ay tumatak sa kanyang isipan. Kaya't agad siyang tumayo. Hindi niya kayang tumanggi at hindi niya rin kayang makita ang galit ng kanyang kuya. Si Aling Rosa na narinig ang alitan ay dumaan sa sala at agad na pinigilan si Lisa. Huwag na anak, sundin mo na lamang si Kuya Donnie mo. Mas matanda siya sa'yo. Ang kanyang boses ay may kabuntot na kalungkutan. Hindi na ito ang pamilyang alam ni Lisa. At ang kanyang ina, na noong una ay laging nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal at malasakit, ngayon ay tila hindi na kayang makialam sa nangyayari. Hindi na kayang pigilan ni Lisa ang damdamin. Isang malakas na ikpi ang lumabas mula sa kanyang dibdib habang nagsasalita siya. Nasaan na ang Kuya Donnie na kilala ko? Yung kuya na mabait? Yung kuya na palaging nag-aalala sa pamilya? Bakit ganito ka na ngayon? Ang mga salitang iyon ay parang hampas sa puso ni Donnie. Tumingin siya kay Lisa na parang hindi na siya nakikilala. Walang bakas ng pagkabigla sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Donnie ay nag-uumapaw ng galit at kasalukuyang pagdududa. Ang dating Donnie na sunod-sunuran sa kanyang mga magulang ay unti-unti nang naglaho. Wala na yung dating papit na Donnie na sunod-sunuran sa magulang at inuuna ang kagustuhan ng pamilya. Wala na! Wala nang Donnie na nakikinig sa mga utos. Bago pa ako naging milyonaryo, gusto ko na lang ang maging malaya. Sagot ni Donnie. Ang mga salita ay tumaga kay Lisa. Ang dating mahinawan at mabait na kuya ay napalitan ng isang bagong Donnie na may galit sa puso. Si Lisa ay napaluha. Ang kanyang puso ay puno ng sakit sa mga sinabi ng kanyang kuya. Hindi siya makapaniwala
na ang kanyang kuya na palaging nagiging lakas nila ay nagbago na. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang Donnie na nakilala niya ay nawala na at ang natira ay isang Donnie na may bagong pagkatao. Isang Donnie na puno ng yabang at galit. Hindi mo ba naisip, kuya? Na pati kami? Masakit na ang ginagawa mo sa amin? Tanong ni Lisa habang tinatanggal ang mga luwa sa mata. Hindi ko na kayang makasama ang isang kuya na parang hindi na ako mahal. Si Aling Rosa, na hindi nakapagsalita sa gitna ng tensyon, ay nanatiling tahimik. Ang sakit ng puso ni Aling Rosa ay hindi na kayang ipaliwanag. Minsan ang pagmamahal ng magulang ay hindi sapat upang mapigilan ang mga pagbabago sa kanilang mga anak at hindi na kayang saklolohan ni Aling Rosa ang kanilang pamilya sa sitwasyong ito. Kinagabihan, tulad ng nakasanayan na, nakipag-inuman pa rin si Donnie sa kanyang mga kaibigan, si Narod at Noel. Sa kabila ng tensyon sa bahay at ang hindi pagkakaunawahan nila ng kanyang pamilya, parang wala lang kay Donnie. Siya ay nakatutok lamang sa kasiyahan, sa mga alak, at sa mga tawanan ng kanyang mga kaibigan. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari. At sa halip, patuloy niyang iniwasan ang mga alalahanin at mga problema sa bahay. Habang sila'y nagiinuman, nagsimula nang maramdaman ni Donnie ang kakaibang pagkahilo. Ang mga mata niya ay naging malabo at ang mundo ay unti-unting naging malabo rin. Tinangka niyang maglakad patungo sa banyo, ngunit bago pa siya makarating, bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Si Rod at Noel ay natigilan at agad na nagpanik. Donnie! Donnie pare! Kising! Sigaw ni Rod habang kinakalikot ang katawan ni Donnie. Pero hindi na siya tumugon. Nataranta sila at agad na tinawag ang tulong ng mga kapitbahay. Aling Rosa! Mga isko! Si Donnie! Sigaw ni Noel habang nagmamadali silang tumakbo patungo sa bahay ni Donnie. Pagdating ng kanyang mga magulang sa labas, nakita niyang nakaandusay na si Donnie sa sahig. Malakas ang tibok ng puso at malalim ang hininga. Agad na pinasok si Donnie sa ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang buong pamilya ay nag-aalala talaga. Hindi alam kung ano ang nangyari sa kanilang anak. Habang siya inilalapatan ng first aid, hindi maiwasang magpanik ni Aling Rosa. Anak! Donnie! Sigaw ni Aling Rosa. Habang inaalalayan si Mang Isko, ang magulang ni Donnie ay puno ng takot at lungkot. Hindi nila kayang tanggapin ang nangyayari sa kanilang anak. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Donnie sa ospital. Ngunit nang dumilat siya, isang matinding shock ang sumalubong sa kanya. Hindi niya makita. Ang mga mata ni Donnie ay naging maliwanag. Ngunit sa paligid ay tila isang malaking dilim. Mama! Papa! Bulong ni Donnie. Ang boses niya ay puno ng takot. Bakit? Bakit hindi ko makita? Anong nangyari sa akin? Ang doktor ay isang batang espesyalista sa ospital. Ay lumapit kay Aling Rosa at Mang Isko. May masamang balita po kami. Si Donnie po ay nagkaroon ng matinding komplikasyon tulad ng hindi kontroladong diabetes. Dahil dito, nagkaroon siya ng malupang pinsala sa kanyang mga mata. Kung hindi maagapan, maaaring permanenteng mawala siya ng paningin. Ang mga salitang iyon ay parang tinadyakan si Aling Rosa at Mang Isko sa dibdib. Napatigil silang dalawa. Hindi kayang tanggapin ang hirap na dulot ng katotohanan. Si Aling Rosa ay napaiyak habang si Mang Isko ay nawalan ng lakas at naupo sa gilid ng kama ni Donnie. Ano pong ibig sabihin ng permanenteng pagkawala ng paningin? Wala na po bang pag-asa? Tanong ni Mang Isko. Ang boses ay puno ng pigati. Sa ngayon po, kailangan po ng mga follow-up na test at maaaring kailanganin ng mga operasyon. Pero dahil sa sobrang tagal ng hindi kontroladong diabetes, hindi po garantisado na makakita siyang muli. Sagot ng doktor. Ang mundo ni Donnie ay biglang gumuho nang makita niyang hindi na siya makakita pa. Parang ang lahat ng kayamanang ang nakuha sa loto ay nawala ng halaga. Hindi niya kayang tanggapin ang mga isang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay maaaring hindi na maibalik. Lahat ng kanyang pag-aalala at galit na pinatago niya sa mga nakaraang linggo ay parang nawala ng sisay sa isang iglap. Kung sana ay nakilig lamang siya sa mga payo ng kanyang pamilya, baka hindi na ito nangyari. Ma,
pa, anong nangyari sa akin? Tanong ni Donnie. Ang mga luha ay hindi napigilan sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang mawala ng paningin. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Bakit ganito? Si Aling Rosa ay naglakad patungo sa anak at niyakap siya ng maigpit. Anak, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero gagawin ko ang lahat para makita ka ulit. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng determinasyon. Pero ang sakit na nadarama niya ay malinaw sa bawat salita. Si Mang Isko, na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, ay pinatungan ng kamay ang balikat ni Donnie at sumulyap kay Aling Rosa. Gagawin ko rin ang lahat para sa iyo, anak. Hindi kita papabayaan. Ilang sandali ang nakalipas, ang pamilya ni Donnie ay nagdasal at umaasa na sana magkaroon ng milagro. Naramdaman ni Donnie ang bigat ng kanyang pagkakamali. Bigla niyang naisip ang mga salitang binitawan niya sa mga magulang at ang hindi pagiging mabuting kapatid kay Lisa. Siya na naging mapagmataas at puno ng galit ay ngayon ay nag-iisa at hindi makita ang mundong kanyang ginugol. Ginugol niya sa lahat ng oras at yaman. Bumangon siya mula sa kama at nagsimulang magdasal. Lord, kung meron man akong ginawang mali, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging masyado akong matigas. Gusto kong bumalik sa pagiging anak, sa pagiging kuya. Gusto ko pong makita para makita ko ulit ang pamilya ko at sana makapagbago pa ako. Habang si Donnie nagsusumamo sa Diyos, si Aling Rosa at Mang Isko ay tahimik na nanonood mula sa pintuan ng kanyang silid. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam nila ang takot at pangarap na muling magbago ang lahat. Ngunit ang pagkatalo ni Donnie ay hindi para lamang sa kanya, kung hindi para sa kanyang buong pamilya, ay isang matinding pagsubok na hindi nila alam kung paano nila malalampasan. Ngunit isa lang ang alam nila. Magkaroon pa ng pagkakataon si Donnie at hindi sila titigil sa pagtulong sa kanya upang makabangong muli. Lumipas ang isang taon nang walang tigil ng mga pagsubok at sakripisyo para kay Donnie at sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagsubok sa kalusugan, hindi nila iniisip na sumuko. Sa bawat araw, ang pamilya ni Donnie ay nagtutulungan at nagdarasal na sana ay magtagumpay ang kanyang mga gamot. Ang pera na naipon ni Donnie mula sa kanyang panalo sa loto ay halos nauubos na para sa kanyang mga operasyon at pagpapagamot. Laban sa mga komplikasyon ng kanyang sakit, hindi rin naging madali ang recovery. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila nawalan ng pag-asa. Si Aling Rosa at Mang Isko ay patuloy na nagsakripisyo. Araw-araw na sumusuporta kay Donnie. Si Lisa na may pusong naglalaman ng pasensya ay hindi rin umalis sa kanyang tabi. Habang si Donnie ay patuloy na nasusuri sa kanyang sarili. Hindi pa rin siya nakakalimot sa mga pagkakamaling nagawa. Napagtanto niyang sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, hindi niya kayang iwasan ang mga pagkukulang at ang mga relasyon na nasira. Isang araw matapos ang mga operasyon at pagtuloy na pagsubok, naramdaman ni Donnie ang isang pagbabago. Hindi niya na kailangang maghintay ng matagal. Ang mga mata niya ay unti-unting bumangon mula sa dilim. Ang unti-unting pagsigo ng liwanag ay nagbigay ng pag-asa sa kanya. Ang mga doktor ay nagsabing nakaramdam siya ng pag-aan. At pagkatapos ng ilang linggong mga test at therapy, muling bumalik ang kanyang paningin. Matapos ang isang taon ng matinding paghirap at pag-aasam, nagising si Donnie sa isang araw at unti-unting nakita ang paligid. Ang una niyang nasilayan ay ang mga mukha ng kanyang pamilya. Si Aling Rosa, Mang Isko at si Lisa. Lahat sila ay nakaupo sa kanyang tabi. Ang mga mata'y puno ng pagmamahal at pati na rin saya. Hindi nila kayang itago ang mga luha sa kanilang mga mata habang tinitingnan nila ang kanilang anak at kapatid na muling nakakita. Anak, Donnie! Boses ni Aling Rosa, nanginginig sa sobrang saya. Nakikita mo na ba kami? Si Donnie ay napahikbi sa kaligayahan. Hindi makapaniwala na makikita niyang muli ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Mama, Papa, Lisa, nakikita ko na kayo. Ang mga salitang iyon ay napuno ng taos-pusong pasasalamat at pagsisisi. Si Donnie ay tumingin sa kanilang mga mata. Naglalaman ng mga luha na sobrang pasasalamat at pagsisisi.
Pasensya na po. Gusto ko sanang balikan ang mga pagkakamali ko. Sana noon pa. Napansin ko ang pagmamahal nyo. Ang mga pagkakamali ko. Ang mga hindi ko ginawa. Hindi ko sana kayo pinaasa. Ang mga magulang ni Donnie na puno ng pag-unawa ay agad siyang niyakap. Wala nang masahalaga pa kaysa sa iyo, anak. Sabi ni Mang Isko. Ang lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay mo. Nagkamali ka. Pero ang mahalaga ay natuto ka ng magbago. Si Lisa na matagal na ding naghihintay sa pagbalik loob ng kanyang kuya ay lumapit at niyakap si Donnie. Hindi ko na nga alam kung paano ko sasabihin. Pero kuya, kahit anong mangyari, mahal kita. Habang si Donnie ay nahulog sa mga bisig ng kanyang pamilya, ang taon ng galit at sama ng loob ay tila unti-unting napawi. Siya na noon ay nagiging alipin ng kanyang kayamanang inaani at nakalimutan ang tunay na halaga ng pamilya ay natutunan na ngayon ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak, sabi ni Aling Rosa habang pinapalakas ang loob ni Donnie. Ang mahalaga ay bumangon ka at natutunan mong magbago. Hindi namin iniisip ang mga pagkakamali mo. Ang sa amin lang ay ang iyong kaligayahan. Si Donnie ay naramdaman ang malalim na pagpapasalamat sa mga magulang at kapatid. Hindi niya nakayang pigilan pa ang mga luha ng kagalakan. Gusto ko lang po kayong maging proud at gusto ko pong maging kuya na karapat-dapat sa inyo. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Donnie ang bagong buhay. Bagamat ang mga kaibigan niyang sina Rod at Noel ay nawala na at wala na siyang mundo ng mga matatamis na kasiyahan at alak, natutunan naman niyang muling pahalagahan ang tunay na mahalaga. Ang kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang kapatid ay nagsilbing gabay at lakas para sa kanya sa bawat akbang ng kanyang pagbangon. Habang patuloy na gumagaling si Donnie, unti-unti siyang pumabalik sa mga simpleng bagay na dati niyang ipinasyang kalimutan. Nakita niyang hindi kayamanan o kapangyarihan ang nagbibigay saya kung hindi ang mga tao at mga relasyon na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Pinilit niyang magtulungan at magbago, hindi para lamang sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Isang taon matapos ang lahat ng nangyari, si Donnie ay muling bumangon. Hindi siya ang dating Donnie. Ang taong nagtulungan sa pamilya at nagpasya sa mga tao sa paligid. Ngunit ang bagong Donnie ay mas matibay sa pananaw sa buhay. Ang kaligayahan niya ngayon ay nakatago sa mga simpleng sandali, sa yakap ng pamilya, sa tawanan ni Lisa at sa mga gabing nag-uusap silang magkakasama bilang isang pamilya. Huwag na nating balikan pa ang mga nakaraan, sabi ni Donnie. Ang mahalaga ay nandito pa rin tayo at magkakasama tayong harapin ang bukas. Sa uli, natutunan ni Donnie na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa kung ano pamang material na bagay, kung hindi sa pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaisa ng pamilya.